Morning guys. So for today's video, meron tayong repair ng Kawasaki HPW3 auto pressure washer. So ang problem ng papagawa ay sa una bumubuga ng tubig, tapos unti-unti is na siyang nawawala. Then yung oil ay medyo namumuti yung kulay, which means naghalo na yung tubig at langis. So ito siya. Yan, disassemble ay yung pressure washer. Dahil binalak gawin ng nagpapagawa. Akala bearing lang ang problema, pero buo pa ang bearing, makinalas niya. Pump. Motor. Connection base, ayan, buo pa yung bearing, buo pa. Case ng motor, kable, mga tornilyo. So, ayan. Common problem ng pressure washer ay bearing. Sa case nito, buo pa ang bearing. So, problem ay pump. Yan. Usually, naging problem sa pump ay check valves, yung piston, tatlo. Check bulbs, papakita ko mamaya. So sa case nito, kung mapapansin nyo, upod na yung piston, yan sa ibabaw, upod na siya. Compare natin sa bagong pump assembly. So, ito yung bagong pump. Tignan nyo, medyo mataas pa sa part na to. Dito, upod na. Isa pa, ayan. Makikita nyo. Ayan, may bahid ng langis. Ibig sabihin, sira na rin yung mga seal sa loob. Naghahalo na yung tubig at langis. Ayan, seal. May leak na talaga siya. Sira na. Okay.
So check natin yung valves. Case nito, buo pa naman yung valves niya. Yan, buo pa yung bulbs. Tatlo sa harap at tatlo sa gitna. Usually pag hindi na bumubuga na maayos yung pressure washer o wala nang buga, pag buo pa yung bearing, usually dito nagkaka-problema. Since hindi dito at nakita natin na upod na ang piston, tatlo, ito yung problem niya. And oil seal, ayan, ito water seal to, and oil seal, ayan, tatlo, yan yung may problema. Since palitin na siya, piston, oil seal, hindi katagalan, bibigay na rin sigurado itong mga bulbs na to. So, ang magandang remedyo, palitan na natin ang buong pump assembly. Ito bago, para sariwa na ang unit. Oops. Okay. Papalit tayo ng pump assembly. Ililipat lang natin tong mga parts na to. Dililipat sa bagong pump assembly. So ayan, sariwa na ulit. Brand nyo na ang pump. So assemble na natin.
ito naman, lalagyan natin ng grasa itong gear. So, ito yung motor. Kabit na rin natin.
Lagi nyo lang tatandaan na kapag gagamitin ng pressure washer, dapat lagi siyang ipaprime or ibi-bleed para magkaroon ng tubig ang system at para maalis ang hangin sa loob. So i-on muna natin. Pag may lumabas sa tubig, off na. And then, lalagay yung hose. High pressure hose. Pagkalagay ng high pressure hose, ay i-on ulit ang pressure washer. Ayan. Pag namatay na, nag-automatic na namatay, ready to use na siya. Testingin natin. So ayan, problem solved na. Maganda na ulit ang buga ng tubig. Maraming salamat sa panonood. Huwag yung kalilimutan mag-subscribe and hit the bell button para sa other videos na i-upload ko. Maraming salamat.